2015, nagsimula yung unang-una naming mobilization, yung Lakad Dasal para sa kalikasan, na nagkaroon kami ng 1,500 na dumalo, no, na mga taga rito at saka mga karatig na lugar. At doon na nagsimula, nag-massive information kami doon sa mga chapels namin. Talagang laging laman ng humili namin yung masamang epekto ng coal-fired power plants. Huwag ipagpapalit yung environment, yung kalikasan, yung ating mundo ngayon sa perang ibibigay ng mga kumpanyang nag-aalok na magtayo nito. Pinapakita namin na mayroong mga taong ayaw, tapos nakikipag-tie-up kami sa mga NGOs na makakatulong sa amin. Kasi kami bilang simbahan, hindi naman namin alam lahat yung pasikot-sikot yan, especially the science and the technicalities of planta na makakasira sa kalikasan. Nag-train din kami through the help of 350, ng Greenpeace, ng mga kabataan din na talagang para ma-aware din sila. Saka yung mga tao namin, sinasama namin sila sa mga mobilization para magkameron sila din ng kaalaman. At sila mismo din yung pumunta sa grassroots para magbigay ng information tungkol doon sa campaign ng simbahan, sa advocacy ng simbahan. So bali doon, itatayo ang coal-fired power plant doon sa Barangay Pilya, ibaba. Doon sa dulong yun ng bundok. Magiging consistent kami doon sa aming call. Hindi lang yung power plant na pinapatakbo ng fossil fuel or like coal ang maging solusyon para magkameron tayo ng enerhiya. Bakit hindi mag-switch from coal sa renewable, sa solar, na pwede natin sabihin na mas mura na ngayon ang renewable at hindi na pwedeng masabing mura ang coal. Bukod doon sa ginagawa naming mobilization ng mga tao, pag-attend ng mga public hearings, meron kaming positive action na we can offer alternative sa dirty fossil fuels. Yung aming simbahan ay gumagamit ng 12.5 kilowatts kuryente galing sa araw. Nagkaroon agad kami ng initial savings na 8,000 pesos monthly. Tapos na-stretch pa yon ng hanggang 12,000. Nagsimula kami doon sa aming kumbento. Nag-put up uli kami sa aming public park. Kaya ito'y minamaintain namin na halos yung aming mga security lights ay solar-powered. Ito isang statement na pwede palang gawin on a community basis at saka sa mga initiative ng mga faith-based groups na magsimula sa mga renewable sources. Ito ay usaping buhay at kamatayan. Kaya ito'y tungkulin ng bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, hindi lang Katoliko, kundi bawat Kristiyano na pangalagaan itong ipinahiram sa atin at ibinigay ng Diyos na ito sa atin. Ang simbahan nagpapahalaga sa buhay, at kung matutuloy itong power plant na ito, maaaring ito ay magpaiksi ng buhay ng mga tao at maaaring kumitil din ng buhay ng tao.